Magandang umagang muli mga bata. Ito na naman si Ginang Maria Linsibago, ang inyong video teacher broadcaster sa Filipino 1. Tayo ngayon ay nasa ikalimang araw na ikaapat na linggo sa ikatlong markahan. Tayo ngayon ay may layunin na ipapahayag ang sariling idea, damdamin o reaksyon tungkol sa kwento, tekstong impormasyon at tula. Same layunin mula kahapon, di ba? Dahil ngayon naman, ang ating tekstong impormasyon naman ang bibigyan natin ng pansin. Alam niyo ba kung ano ang COVID-19? Ito ang ating pag-uusapan ngayon. Ito ang impormasyon na ilalahad natin ngayon. Handa ba kayong makinig sa impormasyon na ibibigay ko sa inyo? Ito na po. Ngayong 30 ng Enero, ang Department of Health ay nakapagtala ng 2,109 na karagdagang kaso ng COVID-19. Samantala, meron namang naitalang 146 na gumaling at 71 na pumanaw. Nakakatakot, di ba? Ito ngayon ang kinakaharap natin sa panahon ng pandemic. Ano kaya ang ating mahalagang impormasyon na nalaman tungkol dito? Ngayon, meron akong mga tanong na inyong sasagutin. Una, ano kaya ang dahilan ng mataas na kaso ng COVID-19 na daragdag araw-araw dito sa ating bansa? Ano ang sagot nito? Ano ang inyong reaksyon? Hindi pagsuot ng face mask at face shield. Tama, hindi ba? Ito ang dahilan kung bakit dumarami ang kaso ng COVID-19. Hanggang ngayon, ito pa rin ang ating dahilan ng pagtaas ng kaso. Ano pa? Hindi pagsunod sa social distancing. Tama. Malaking tama mga bata, hindi ba? Isa yan sa mga dahilan kung bakit mataas ang kaso ng COVID-19 hanggang ngayon. Maraming tao ang hindi sumusunod sa social distancing. Maraming tao ang hindi sumusunod sa pagsuot ng face mask at face shield, lalong-lalo na sa mga pampublikong lugar. Ano pa ang susunod na tanong? Pakalawang tanong. Sa tuwing mababalitaan ninyo ang pagtaas ng kaso ng COVID-19, ano ang inyong nararamdaman mga bata? Bakit? Isa ito sa magiging sagot. Takot. Kakatakot naman talaga mga bata. Pag nababalitaan natin na tumataas ang kaso ng COVID-19. Natatakot na baka mahawa ng COVID ang mama at papa dahil sila ay lumalabas para magtrabaho. Totoo yun mga bata, hindi ba? Diba yun ang nararamdaman nyo pag ang mama at papa nyo ay lumalabas? Dahil sila ay nagtatrabaho, may bibilhin. Ano ngayon ang iniisip ninyo? Natatakot kayo. Nakakatakot. Nag-aalala. Yun ang inyong nararamdaman pag nababalitaan ninyo na tumataas ang kaso ng COVID-19. Ano ang susunod na tanong tungkol dito? Okay. Pangatlong tanong mga bata. Ano kaya ang dapat gawin ng bawat tao upang bumaba ang kaso ng COVID-19 dito sa ating bansa? At bakit? Ano pwede ng mga sagot tungkol dito? Anong posibleng sagot sa tanong na ito? Okay? Yan.
magsuot lagi ng face mask at face shield sa tuwing lalabas ng bahay at maghugas lagi ng kamay upang maiwasan ang pagkahawa sa sakit na COVID-19. Isa lamang yan, mga bata, sa mga dapat gawin ng tao para bumaba ang kaso ng COVID-19. No? Tuwing tayo ay lalabas, dapat pagbalik sa bahay, tayo ay maghugas. Pwedeng maligo para maalis ang anumang kumapit na mikrobyo sa ating katawan. Ang ginamit na face shield at face mask, hindi dapat inilalagay kung saan-saan. Ang face mask, hindi na pwedeng ulitin. Ito ay dapat itapon na. Ang face shield, kailangan ito ay punasan ng alcohol. Kung hindi naman, pwedeng ito, kung gamit na, pwede na rin itong itapon. So, ilan lamang yun mga bata sa pwede nating gawin para maiwasan. Ano pa kaya ang pwede nating gawin? Huwag lumabas ng bahay. O iwasang lumabas ng bahay. Bakit? Dahil sa paglabas-labas natin, doon natin posibleng makuha ang sakit ng COVID-19. So, mahalaga mga bata, kung wala namang gagawin sa labas ang inyong mga magulang, dapat manatili na lang sa bahay. Hindi ba? So, kayo mga bata, pwede nyo sabihin kay mama at papa, mama, papa, pwede bang wag na tayong lumabas? Kasi nakakatakot ang sakit ng COVID-19. Ayan mga bata. Mukhang napahaba ang ating pag-uusap tungkol sa ating impormasyon. Pero higit sa lahat, mga bata, dapat nating tandaan kung ano ang tinuturo ng ating aralin ngayon, na kayo bilang bata, maaari kayong magbigay ng sariling idea, damdamin o reaksyon sa bawat impormasyong ating nababasa at napakikinggan. Kailangan lang natin itong suriing mabuti at unawain. Okay mga bata, ngayon tapos na natin ang aralin na ito. Kaya nyo nang sagutan ang ating mga gawain sa module. Kaya nyo nang magbigay ng reaksyon, sariling idea at damdamin sa mga impormasyong inyong mababasa. Muli, ito si Ginang Maria Linsibago, ang inyong video teacher broadcaster na nagsasabing, "Opa!" Alam sa inyo, mga bata.